drivers ito, ito naman, from dito, bumababa yung ating frictional force. Kaya nahihila na yung ating block. Okay, so yun yung ibig niyang sabihin dito. So yung sabihin dito, ito na yung maximum available friction or frictional force. Okay, motion impending. Dito pala mag-start. Okay? So dito pala mag-start yung motion ng isang body. Next, dito naman, sa graph na ito, pag ganyan, meron na tayong tinatawag na kinetic friction. So naaral nyo na ito sa physics ninyo. Kinetic friction. So motion, okay. So nangyayari na yung motion dito. Kasi, mas malakas na yung applied force kaysa sa frictional force. At ano, tag ito, kung mag-antay sa mission of forces horizontal, mas malakas yung hila nito. Okay, ibig sabihin, direction niya is pag ganito. Okay? So, kung gano'n na nangyayari, kung ito man yung ating surface na rough, at ito yung ating body, na merong weight, at ito yung ating applied force, meron tayong frictional force dito. Okay? Ito. So, contact na ito. So, yung ating frictional force. And, yung ating frictional force is directly proportional to N, or normal force. And normal force is the reaction exerted by the surface. Ito yung normal force natin. So, since normal force siya, it is perpendicular to the surface. Okay? So, kapag kinonvert natin ito, F is equals to, kinonvert natin ito into constant, yun yung tinatawag nating F, okay, multiplied by N. Okay? Where F is the coefficient of friction. And N is the normal force. Okay? And F is the frictional force. And yung ating B is the applied force. And yung ating W is the weight of the body. Okay? So, ibig sabihin, yung ating frictional force is equals to the coefficient of friction multiplied by the normal force. So, pag-usapan naman natin yung angle of friction. So, angle of friction, yun yung angle between the normal force and the resultant. Okay? Na nakikreate ng ating frictional force and normal force. So, ibig sabihin, kung ganito yung ating normal, yung ating frictional force, okay? Yung ating frictional force, ito naman yung ating normal force. And kapag kinonvert natin yan sa resultant, ito yung mga ating resultant. And yung ating angle of friction na tinatawag is yung angle between the normal force and the resultant. Okay? So, kung ilalagay natin itong force vector ng F or frictional force dito, makakagawa tayo ng right triangle. So, makaprove natin na tangent phi is equals to F over N. Okay? Where F over N is equals where F is equals to F over N dito. Okay? So, sabihin, yung ating tangent phi is also equals to the coefficient of friction. Okay? And yung pagkuha ng ating normal force and ating frictional force is yung concept na ng ating summation of forces vertical and summation of forces horizontal. Okay? So, ito yung introduction ng ating chapter 5 na topic is friction.